deans of the colleges, members of the teaching staff, the non-teaching staff, and personnel of the university, and of course, to the students of the DINSU from all the different campuses who are now undergoing their national service training program, but who nevertheless found time to attend this morning's forum, our other esteemed guests and friends, naaay pagnabigan po aming lahat. Thank you for your warm reception and for your welcome to be here once again in this campus of DINSU. Masaya ko ng kakabalikan ko at nakatutong na naman sa DINSU na tunay na malapit sa aking puso at hindi lang sa literal na paraan dahil sa aking pangalan. Nagkataon na mayroon akong lakad sa isang taon ko at pinabuti ko na makapisita sa patutugan ng pamilya at malapit sa aking puso. Bilang inyong halal na inyong bayan at pinanggap ko ang tanong, malaking bagay sa akin na makapagbisita ko din dito sa inyo at parang ako'y nagpapakasin naman at makauwi ko din. Bilang inyong halal na inyong bayan ay napaka-importante para sa akin na makapiling kayo na sa mga palada at napapanahong issue sa ating bayan ngayon. Alam ninyo, bukod sa paggawa ng mga batas, bahagi rin ng ating tungkulin bilang senador ang tulungan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, na mamulat ang inyong mga mata tungkol sa mga bagay na nagkaka-apekto sa kanilang buhay. Ngayon sa ngayon, sila, kayo ay agad na mga akilos ng tama na upang naprotektahan ang kanyang nating mga sayo. Huwag kayong kabahan sa inyong pagdalo sa tatanayan ito. Relax lang, relax na kayo lahat. Sinisiguro na wala na namang dagda na magsusulit o eksamen na kainiman ng magdalo rito sa at walang talakad sa tatanayan na ito. Nakatapos tama ng inyong midterm exam. Siguro, pagod pa kayo sa pag-iisip. Puro planin kayo yung mga daliri sa kakasutan. Tapos, parating pa ang finals sa susunod na buwan. Ayaw ko naman tagtagan pa yung inyong stress, mga stress na natin mga estudyante sa DINSU. Alam niyo, napakarami ang ating mga problema ngayon na bumabapagpag sa ating lahat na nagpapapigat pang lalo sa buhay na sadya na mahirap na talaga. Subukan natin tignan ang ibang mga problema at issue na nararamdaman hindi naman sa Maynila, hindi naman sa Bagnon, kung hindi sa buong Pilipinas. Sabi ang isang malaking problema na hindi gano'ng napapag-usapan at pero nararamdaman sa lahat ng mga malaking syudad ay tungkol sa tubig. Wala daw sinasabi nila, wala daw forever. Totoo, lalo na kung tubig ang ating pinag-usapan. Bilang isang mahalagang likas na yaman, na ating pang munang pinapadaan sa isang masusi at komplikadong proseso na paglilinis bago umabot sa ating mga gripo upang mailun at magamit sa ating mga buhay. Ito ay isang hangganan at unending limitasyon. Especially during this time of the forest precarious period of El Nino, which is predicted and feared to be the strongest since the 1980s, is expected to cause a destructive effect in the dry spell in our country. Medyo mahirap maintindihan ang mga nagiging proseso ng climate change at maraming nagtataka kung paano magkagawin natin dahil napakalawak na climate change at hindi naman siguro kaya ng Pilipinas naman para maayos ang bakit ito. But what we have to do is we have to
is to try to do everything that we can so that the rates that we are reading right now are something that we can take advantage of, not suffer because the rates have come, whatever the season, whatever the season is. Kapag tuluyan natin ito naman at El Nino ngayong Oktubre, hanggang sa mga susunod na buwan, mararamdaman na natin ang epekto nito. In Metro Manila, we have already experienced water interruptions. We have been warned of further interruptions in the future as part of austerity measures. Parang nilalas na ngayon at tubig sa Manila. Kapag pagkulang ang takulang, pagpapaba ang nivel ng ating mga dam. Kung pababa ang tubig sa dam, magsisimula ang pagtitibig at maglalas ng tubig. Pangalawa, sa supply ng kuryente at pangasinaman at tubig para sa irigasyon. Kaya pagkat umaba sa critical level ng tubig ng dam, doon ang ipipigil ang irigasyon. Dahil na magsasama na mga teknikada sa ating agricultural sector. Kapag tuloy-tuloy pa pababa, supply ng kuryente naman ang maapektuhan. Kaya ang makikita natin ay malaking problema. Kaya nagtatakang natin, bakit po malakas ang ulan? Bakit po panayag ang pagsak ng ulan? Pero naman tayo run out. Ay hindi natin malam, hindi man mahirap na naman talaga makuhaan. But the problem is that we have not seen any infrastructure. Walang development ng infrastructure sa nakaraan ilang taon. Walang tayong nakikita bagong itinayo na facilities, na kalsada, na ulay, na power generation, na mga dam, yung mga nasisira pagka nagbabaha, hindi na naaayos. Kaya palapalala, nagpalala ang problema natin. Kaya kailangan natin ay titularo na sa parating na ilang taon ay kailangan natin tiyangin na natin bigyan ng pansin ang mga problema na napapusap. Tutal ang pag-ulan na rin, ang ating kapag-usapan, isama na natin ang problema ng matindi na nagpagbabaha. Kahit pa may pagkaraan at ng El Nino, ngayong bahagi ng taon, hindi pa rin tayo tulibayan na malalakas na puhos ng ulan. Ano ba talaga ang meron? Pagbulog o pagbaha? Ayon sa kalasan, ganito ang nangyari ngayon. Meron tayong drought, meron tayong pagtuyo, kasabay naman ang pagbaha. Kaya napakalaki ang problema ng inaakalat natin. Kaya napakalaki ang trabaho na dapat gawin ng ating pamahalaan para bigyan na ng pansin at bigyan ng solusyon. Ito mga hinaharap ng ating mga kababayan. Kahit sila ay nakaupo sa Malacanang, siguro hindi nila nararamdaman ang mga problema na nararamdaman ng kababayan. Pero siguro dapat ipaalala natin sa kanila na sa panahon ito, kinakailangan ng pamahalaan ang namumuno nauuna sa mga solusyon na hinaharap ng mga atin bilang maximum sa saka hindi lahat ng mamamayan ng dito. Kakatapos lang ng pinsanan ng patong egan, tapos ngayon ay hindi nyo pa. Pero ganun pa man, may ilang pa rin mga pagpindarating sa mga susunod na buwan ayon sa pag-asa. Kaya maghandahan na tayo, ika nga ng kasabihan, galaw-galaw, mapakaslo. Alam naman po ninyo siguro, mula sa mga napapanood ng narinig sa balita, kung anong kapatakot na problema na kinakaharap ngayon ng mga tanong ng kanila. Pinakamatulog ngayon ay ang buhon-buhon na traffic. Sa nagugulot na pagpaparaan ng ating lansan. Samahan po natin ang matinding pagbabaha na tulong ng pagpaparaan ng mga drainage at istero dahil sa mga isang klase ng pagpapara. Ito ngayon yung pagpapara ng ating pamilyon, pagpapada, na mga tagay may dila dahil sa katindig funksyon na dulong ng mahigit ng 2,000,000,000 ng mga sasakyan na nasa lansang ng dulong. Lahat na ito ang epekto na tinatawag na urban congestion. Talagang nabuhul-buhul na. Siguro ay napakaswerte ng Elites ng Fernando na
ginagawa ng school. Pero kung tama, nagkatagal. At pagkatangyayari na umuubos ang araw natin, wala kami nagkaroon ng trabaho. Kaya nakikita, napakalaki ang nagiging kawalaan sa ating ekonomiya dahil sa problema ito. Hindi ko alam kung palagay ko hindi naranasan ito sa katawigan ng mga ito. Tingin ko naman, maswerte pa rin ang lakot ng daigit, pasikip at patrami pa rito. Dahil ang inyong mga congressman, ang inyong mga chief executive dito, ay tinutukusan ang problema. Hindi pinapawala ang aking problema. Bago pa ang pinaplano ng many years ahead, ay para sila sila nagpaplano na pagka gumamit ng sasakyan, pagka bumigyan ng traffic, kailangan maglagay tayo ng bagong kalsada. Kailangan ayusin natin ang takbo ng traffic. Ito ay hindi nagawa sa Metro Manila. Ito ay hindi nagawa sa ibang mga malalaking syudad sa buong Pilipinas. Magdidinig ang baha sa Maynila na pinagpunan ang sentro at kapisera ng ating bansa. Matatagal stones pa na. Kunti ko na. Kung ganito klase ko na. Natatagal ang natin ngayon. Hindi pa bago, bumabaha ka na. At siyempre, kailangan pa pati ng emulation. Kasabay ng magbaha, narinig na naman ang problema ng traffic. Paikot-ikot at paulit-ulit na. Sabi nga ng isang sikat na telesenyo ng mga panitulit na walang forever. Pero parang hindi yan natutuwa, hindi yan yun. Dahil parang may forever. Forever na may baha. Forever may traffic. Baha pa mo. Traffic pa mo. Sagot na rin hindi. Hindi naman forever, mga 15 years naman bago maayos yung problema niya. Ilan araw, linggo o buwan ang labing limang taon man, bago pa rin ang resulta. Natugpas pa rin ito ang habang buhay ng paghihirap ng taong bayan. Walang sinasadyo ang pahang traffic sa Metro Manila. Mahirap at mayaman, estudyante, kriyado, businessman, politiko, walang ligtas. Nakatira na lang, yan na pwede kumipad at ayaw mo yung naman lumaboy. Ang iba nga lang ay magpumagamit ng helicopter para makaipos sa mga problema ngayon. E ito naman ang Pilipino na may helicopter. Araw-araw na tinaranas ang pinuguno ng isang insidente ng Metro Manila. Sa sobrang tindi ng ganitong klaseng traffic sa Metro Manila, nabinyagan na ito at nabigyan na ng sariling pangalan ng ating social media. Kayo, netizen. At ang tawag ngayon sa sitwasyon sa Maynila ay Carmageddon. Ibang galing kung para sa end of the world. Natapusan ng mundo. Grabe! Rock and roll to the world. End of the world na tayo ngayon. At sa pagkakawa nito, katulog din ito ang salitang karma. Balapagang ito ay bunga ng lahat ng ating pagkukulan, kapabayan sa ating lipunan. Ngunit tayo rin, ang buong bayan ang kawawa. There is an estimate that is a study that was made by, I think it was the World Bank. Ang kanilang estimate ang nawawala sa ekonomiya ng Pilipinas, hindi lang ng Maynila, nawawala sa ekonomiya ng buong Pilipinas dahil sa traffic sa Maynila, bawat araw is 2.4 billion pesos. At ito ay dadagdag pa hanggang hindi maayos ang problema ng traffic. Ano kung pwede dahil ng lahat na ito? Kung baga sa unang, napakaraming regalo. Mahigit 20 million tao, 2.5 million na sinasasakyan. Ulan, makikita, sila-sila ng mga daan. Napag-usapan pa ng climate change. Mas malakas na buhos sa ulan. Hindi magandang drainage, tunay na lalang basura, at higit sa lahat ang malaking kapulangan sa ating lipunan ngayon, kapulangan ng disiplina. Tulad na lang na doon sa Maynila yung MRT, nakakapalaan ng EDSA, ako po, walang problema na puro, wala pang mapupunta, wala pang pag-alaan na walang problema.
kung hindi man labas kasiraan, nalilis ka rin at nahuhulog sa daan. At hindi mo na sa sa ibang bansa, wala kang nakikita na kagaya dun sa Maynila. Sa Maynila, yung tren natin, lumilipad sa istasyon, naglalanding dun sa EDSA. At yung mga ibang siguro naman, hindi ko na mas magpapasikan na MRT sa atin. Kung hindi sira ang aircon, sira ang rilis. Kulang ang tren. Matagal ang pagtatagwan sa pagdating ng mga tren. Pilip na kinukulot na sobra-sobra hanggang sa hindi na magkasya at pagsakay ang mga malisang pasahero na nagkakatay sa susunod na istasyon. Tulakan, pamuhon, balyaan, pamuhon, kawawa, mga bata, mga buntis, mga kapansana, mga senior citizen. Gusto mo na maghihim sa traffic sa daan, pero traffic naman sa tren ng kapalit. Bakit po na ba nandito tayo sa ulat ito? Bakit po nag-uusapan ang mga problema sa metro? Dahil ang mga problema sa Metro Manila ay nakaka-apekto dahil itong sentro ng ating ekonomiya, dahil itong sentro ng ating pamahalaan. The center of our financial community is in Metro Manila. And when these problems hit Metro Manila, these problems affect the entire economy. These problems affect the entire government bureaucracy. And because of that, it affects every citizen of the Republic of the People. Ang malaking katanungan, bakit nga naman nagsisiksikan sa Maynila? Ito ang naging problema. Ano pwede natin galing ng solusyon? Ito nga ang komisyera ng bansa at sentro ng ekonomiya. Natural na ito ay pupuntahan ng mga tao. Pero kung ganito nagsisiksikan at halos malapit ng pagkakulong, kailangan naman ng pagandang solusyon. Kung titignan ninyo ang mapa ng Pilipinas, natin na parang imahe ng isang kaupong aso. Ang Metro Manila ay nasa bandang lalamunan at imahe nito. Bakit nagsisiksikan ang mga tao sa may natagupan o nakadap sa ako? Sa bandala, napakarami sa mga natin ng mga lugar sa Pilipinas na pwedeng palagdahin at pakumarin. Tulad ng Warner Philippines. Tulad ng Lanawigan ng Lamunong. Tulad ng mga lusog sa ibang mga nalilugan dito sa ilang mga lusog. Kaya naman ay ang Pilipino natin, ang kumaklano, ipapuntay na namin yung panorte. Dahil kami, andun kami maayos ng panako ng aming mga local communities. Maayos ang panako at may disiplina ang mga tao doon. Hindi natin mararamdaman ang mga nangyari sa sa mga Metro Manila, ang bibigyan ng solusyon ang problema sa Metro Manila. Kaya sa ngayon ay dami namin pinapag-usapan yung paalala ninyo, yung natin dito yung North Rail, kahit magdadagay ng tren mula sa Manila, aabot ng San Fernando. Pinaabot ka natin hanggang sa Pata. Pero sa ngayon, ipinipilit namin na patuloy ang train linkage between Metro Manila hanggang sa San Fernando, sana mas tumatasunaba pa, tumatok pa rin sa amin sa Pilipinas. This kind of forward thinking, the kind of thinking that says we need to plan not for what is happening now, we need to plan for what will happen in 5 years, what will happen in 10 years, what will happen in 15, 20 years, this is what we have to plan for now. This is the process that we call nation building. Kung ako'y bata at sinasamahan ko ang aking ama, pagka siya nagsasalita, napakadalas ko mahihig ang salita. We are doing these things to build a country. We are doing these things to put the elements of a good, a strong and healthy society together. We are doing all of these things to bring a better nation to our countrymen. We are in the process of nation building. Alam niyo, sa nakaraang ilang taon, hindi ko na naririnig ang pinag-uusapan ang salita nation building. Nakikita na lang natin.
atin ay imbis na iniisip kung ano ang kailangan gawin para pagandahin ang ating bansa, para pagandahin ang Pilipinas, para pagandahin at gawin mas maginawa ang buhay ng ating mga mamamayan. Ay ang nakikita lang namin natin ngayon ay puro pagpulitika. Hindi na iniisip ang kapakanan ng mamamayan Pilipino. Hindi na iniisip kung ano ang gagawin natin sa basis sa mga tao. That was conducted on the internet
na sa economic activity sa mga tindahan, sa face-to-face. In other words, more commerce, more economic activity is conducted on the internet than it's done face-to-face. Kaya nakikita na natin, hindi na ito actually, hindi na ito gawaan, ito ay isang pangangailangan. Siguro kayo lahat dito, masasabi nito na hindi kinilipas ang isang araw ng inyong buhay na hindi kayo gumagamit ng internet. Pagpapos sa FB o natutunod mag-retime stream ng latest episode ng Yayata. Dahil sa lahat ng internet sa buhay ng Pinoy, talaga ng mga mahalang ng sipi dito. May panukala sa Senado na magbibigay ng libre wifi signal sa pagpublikong lugar sa buong Pilipinas. 3 milyong piso ang nangangailangan pondo para sa proyekto nito. Malaki ang magiging tulong nito sa mga pamahalaan, pati sa mga pag-isaan ng mga taong gusto pumasok sa mga tinatawag na online business. Siyempre, maganda itong free wifi service. Pero ang akin lang, parang may kulang. Paano naman kaya ko ng free wifi service kung napakabagal ng inyong internet? Alam nyo ba na ang Pilipinas ay number 2 sa internet speed sa buong mundo? Hindi number 2 sa pinakamabilis, pero number 2 sa pinakamabagal sa buong mundo. Alam nyo ba kung sino ang number 1 ng pinakamabagal na internet sa buong mundo o ating bansayan? Ang number 1 slowest internet sa buong mundo ay Afghanistan. May gera doon, kaya naman mabagal ang internet. Ano ang sumusunod sa Afghanistan? Philippines. Kahirahira naman. Paano nga tayo lang ito? Paano nga natin matagal ang pagbubuhay ng internet? Kung napakabagal ang ating internet at napakamahal. We have the most expensive internet rates in Asia. The slowest internet rate, we have the second slowest internet speed in the whole of the world. At tama naman, mapapaganda rin lang na dapat pabilisin ang ating internet, maganda rin ang plano na magbigay tayo ng free wifi sa lahat ng public area. Pero ano yun naman ang wifi signal kung wala kang tablet o smartphone na makakasakap ng libre internet nito? Kaya ako na marami pa rin sa ating mga kamamayan, lalo lang ang estudyante, at walang pagpili ng tablet o computer o smartphone para makagamit ng free internet na ibibigay ng gobyerno. Kaya ang aking mungkahi dito ay dapat magdaan din ng pera at pamahalaan para sa ating mga pampublikong tuloy, gaya ng pinso, para makapili ng tablet o computer na kamitin ng estudyante. Para sa konsultante ng pagpublikong kolehiyo. Papasok tayo. Kasalukuyan, pinag-aaralan ang bilang ng mga public colleges at dati ng mga estudyante dito. At ang budget na kinakailangan itagdag sa mga annual budget ng Pilipinas para isama sa budget ng state and local universities and colleges para maisatukaran ang programa ito, ang programa ito. Kailangan mag-ayaw ng magpagsabayan sa lahat na mga ibang mga nagtatrabaho na nagagaling sa saan-saan sa buong mundo. Paano natin magagawa yun kung hindi natin pinibigyan ng pagkakataon ang ating mga kabataan na gawin ang lahat para sa paralaman maramdaman nila na sila rin ay tinutulungan ng pamahala. Sila rin ay nagiging pantan at kung hindi ay lamagpas pa sa kagalingan na nilang magiging empleyado pag sila ay naging kolekto. Naniniwala ako na itong mahalagang katangmal na programa ng free internet service ay makakasiguro na tagumpay ang pagkakataon ng ating sektor ng edukasyon. Pero mali
Come to call the solid north. At the end, we call Mariano.